Hi peeps! Welcome back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapin nating product ay medyo mura compare sa ibang mga products na nire-review ko. Like yung mga Closer X, Claire's, Innisfree, yan yung mga medyo mamahalin na side. So dito muna tayo sa medyo mumurahin na side. And titingnan natin kung effective ba to and kung magkano and kung saan ko siya nabili. So if you wanna know more about this product, just keep on watching. Pag-uusapan nating product ngayon ay ito nga pong Renew D Facial Cream Formula 1. So, ito siya. Ayan. Color violet yung kanyang box. And then, sa likod, meron kayong makikita dyan na before and after ng isang model na parang hindi ko alam kung convincing ba yung nasa likod niya kasi parang pinotoshop lang yung ano eh. Kasi same na same talaga yung itsura niya. Tapos parang may blemishes. Blemishes siya dito. And then pagdating dito sa kabila, naging maganda yung skin niya. Ayan, kumini siya bigla. As in, ganun lang kadali. And sabi dito, clearer skin daw after 1 week. Parang very ano eh, too good to be true, no? So, sa box niya, nakalagay din na apply gently in the morning before makeup and then in the evening before your bedtime. So, every night lang siya ginagamit. And then, pag binuksan mo siya, wala siyang leaflet sa loob. Box lang siya. And yun nga yung instruction nasa likod, nasa gilid. And then, ito siya. Ayan. Yan yung tsura niya. Magaan lang siya. Sobrang gaan lang nung lalagyan niya. Parang wala siyang laman. Ganun siya kagaan. So, ito yung laman niya. Ayan. Ano siya? Yellow tone. So, hindi siya katulad nung iba na sobrang white. As in, white talaga. Pag nilagay mo sa mukha mo, huwag mo mukha kang mumu, ganun. Halloween, ganun. And then, ito, pang ano lang siya, yellow tone lang siya. So, parang kakulay lang siya ng skin mo talaga. So, try natin dito. Ayan. Ayan. So, syempre, whiter siya kaysa sa skin ko kasi sobrang light na yellowish yung tone cream. Ang consistency niya is hindi siya masyadong oily. Saktong ano lang, saktong parang makintab lang. Ayan. So, nakita nyo, mas naging maputi yung dito kasi may nilagay tayong cream. So, pag nilagay niyo siya sa face niyo, ganyan talaga siya kaputi. And hindi siya nag-oily. Kasi, parang actually, ano siya eh, nakaka-dry nga siya. Parang nag-dry yung ano ko eh, yung skin ko dito. Kasi nakikita yung nag-flaky siya sa skin. So, ganyan siya pag nilagay. So, yun nga, ang sabi nila, ang cream na to, nakakatanggal ng pimples, ng mga blemishes. So, para dun siya. So, whitening na rin siya for the face. So, ayan nga, kapag nilagay nyo siya sa skin nyo, instant white talaga siya. Kasi, instant white. Lalo pag sa mukha, puputi talaga agad. And, mabilis naman siya ma-absorb ng skin. At yung smell naman niya is kaamoy niya yung mga chinchansu, yung mena na nasa maliit na lalagyan. Na mura lang din na parang 20 to 25 pesos lang yun sa Mercury Drug. Ganun na ganun yung amoy niya. As in, iisipin mo na nilipat lang dito yung ano, parang ibang packaging lang. Pero ganun din yung laman. As in, ganun na ganun, pati yung consistency ng cream.
same na same yung color, tsaka yung amoy niya, ganun na ganun din talaga. So ayan, mabilis siya ma-absorb ng skin. And hindi naman siya nag-oily masyado. Ayan, actually, kasi mabilis siyang ma-absorb. So ayun, ginamit ko siya for 1 week. And nagkaroon ako ng pimples dito. So after a week. And then tinuloy ko pa rin siya for 2 weeks. Kaso dumadami lang kasi. Parang lumalala lang. So nag-stop na lang ako. In-stop ko na lang siya. Siguro kasi hindi ako hiyang. So nung in-stop ko siya, so yun, bumalik yung dati kong skin kasi meron ako mga savior na products. Yun yung mga nireview ko before, yung Causer X na facial wash, yung blemish cream na Causer X, tsaka yung Claire's na supple toner. Yun yung mga talagang savior ng skin ko na pag nagkaka-breakout ako. Napapakalm niya talaga yung mga pimples na natatanggal niya talaga agad. So, ayun nga. Sad to say, hindi po ako nahiyang sa product na to. So, sa price naman po, 35 pesos lang to. As in, less than 100 pesos, makakabili ka na ng facial cream. So, swerte yan lang talaga kung mahiyang ka. Kasi, ako hindi ako nahiyang. So, ayun nga, kaya in-stop ko na lang. And then, mabibili po siya sa mga Mercury Drug. Sa Watson's, hindi ko lang sure, pero nabili ko kasi to sa Mercury Drug. So, sure na sa Mercury Drug, meron talaga to. Kasi pati yung mga ibang skincare products na hindi pricey, meron sa Mercury Drug. So, that's it for this video, guys. Yun lang po. So, hindi siya naging effective sa akin. Siguro nga, hiyangan lang din talaga. And you can also watch my other videos, yung mga iba ko pa pong reviews sa mga medyo pricey na products naman, pero effective naman sila. So worth the price naman yung mga yun. So that's it for this video. If you enjoyed this video, please like and don't forget to subscribe and hit that notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos ko about sa mga skincare products or sa mga trending stuff. So thank you for watching. Bye.